ba nagsimula ang mga pamahiin o superstitious beliefs? Bakit ba maraming naniniwala dito at bakit mahirap alisin sa isipan ng mga tao? Ang pamahiin ay ang paniniwala na galing sa pagiging ignorante, pagkatakot sa hindi natin nalalaman, at maling akala. Lahat ng mga kultura ay merong kani-kanilang sariling pamahiin. Halimbawa, sa Britain, may pamahiin sila na tinatawag na knock on wood, na kung saan kapag gusto nilang itaboy ang masamang espiritu o malas, kumakatok sila sa kahoy. Sinasabing nagsimula ang pamahiing ito dahil naniniwala sila na ang mga espiritu ay nakatira sa mga puno at kapag kumatok sila sa kahoy, umaalis sa mga masasamang espiritu. Sa China naman, ang numerong 4 o 4 ay kinukonsiderang malas dahil halos pareho ang tunog ng salitang Chinese para sa 4 at kamatayan. Sa Japan naman, medyo magkapareho din ang tunog ng salitang Japanese para sa hinlalaki at parent finger. Kaya kapag pumunta sila sa sementeryo, ipinapasok nila ang kanilang hinlalaki sa loob ng kanilang kamao para daw maprotektuhan ang kanilang mga magulang sa kamatayan. Sa Brazil naman, naniniwala sila na kapag tinamaan ng walis ang iyong mga paa, hindi ka na makakapagpangasawa. Ngunit pwede mong baliin ang malas na ito kapag kaagad mong dinuraan ng walis na tumama sa iyo. At sa Pilipinas, sinasabing malas daw magwalis kapag gabi. Ito ay konti lang sa mga pamahiin na makikita natin sa mundo. Paano ba nagsimula ang mga pamahiin? Maraming mga teorya ang siyensya. Alinsunod sa teorya ng natural selection. Karamihan sa mga sinaunang pamahiin ay konektado sa kalinisan. Dahil ang mga paniniwalang nakakapagpadagdag sa kalinisan ay nakakapagpadagdag din sa survival. Naipasa ito sa mga sunod na henerasyon kahit wala itong saysay dahil nga mas naiiwasan ang pagkakasakit ng mga taong gumagawa nito. Halimbawa, ang paglibing o pagsunog sa patay ay alam natin ngayon na nakakatulong dahil ang isang bangkay ay maraming dalang sakit na pwedeng lumaganap kapag hinayaan natin ang bangkay na manatiling nasa bahay natin. Kahit ang paglibing o pagsunog sa bangkay ay dahil sa paniniwalang kailangan ng espiritu ng patay na mamayapa. At hindi pa alam noon ang germ theory o ang teorya na ang mga hindi natin nakikitang mikrobyo ang nagbibigay ng sakit, lumalaganap, at nakakatulong ito sa survival ng mga tao. Sinasabi din na pinapabura ng natural selection ang mga taong magaling sa pagpansin ng mga cause and effect relationships sa mga bagay na nakikita nila. Kahit mahina lang ang cause and effect na nakita ng tao, basta nakakatulong ito sa survival, dadami ang mga naniniwala dito pagdaan ng panahon. Dahil nga, maipapasa ito sa sunod na henerasyon. Halimbawa, napansin ng mga tao na mas maraming nahuhuling hayop ang mga hunter na merong suot na kwintas na may malaking bato. Iisipin nila na ang pagsuot ng kwintas na may malaking bato ay ang cause at ang effect ay marami kang mahuhuling hayop para kainin. Lahat sila ngayon ay magsusuot ng kwintas na may malaking bato sa paniniwalang merong koneksyon ng dalawa. Ngunit wala naman palang cause and effect. Ang pinakamagaling na hunter ay may malaking bato na kwintas dahil tapos na siyang mangaso habang ang ibang hunter ay hindi pa, na naging dahilan na meron siyang konting panahon para ilaan sa paggawa ng kwintas. Kahit na wala namang naidudulot na dagdag sa kanilang galing sa pangangaso ang pagsuot ng kwintas na bato, nakakatulong pa rin ito sa mga ibang hunter dahil nga naniniwala sila na meron itong epekto. At ang kumpiyansa ang dinudulot nito ay nagdadagdag sa pagsisikap nila. Konektado ito sa tinatawag na placebo effect na kung saan may nakukuhang pakinabang ang isang tao sa paggamit ng isang bagay na wala namang epekto dahil lang sa paniniwala nila na mayroong epekto ito. Ayon sa sikat na behavioral psychologist na si B.F. Skinner noong 1948, nahalata niya na ang pigeon na nasa hawla at pinapakain ng isang automatic dispenser ay nagpapakita ng mga galaw na tulad ng pag-ikot sa hawla at paggalaw ng kanilang mga ulo na parang pendulum na paulit-ulit. Ang mga pigeon ay gumagawa ng mga galaw na ito sa pag-asang maapektuhan nila ang pagbigay ng pagkain ng automatic dispenser. Para rin mga taong gumagawa ng mga ritual sa pag-asang maapektuhan ang kalikasan, tulad ng pagsayaw upang umulan. Karamihan sa mga pamahiin ay ginagawang kaugnay ng mga bagay na mababa ang posibilidad na mangyari. Kaya mas mahirap silang patunayang hindi totoo. Halimbawa, kapag panahon ng tagtuyot, ang pamahiin na kaugnay sa pag-ulan ay karaniwang hindi gumagana. Ngunit marami pa rin mga tao ang magpupursige dahil naniniwala silang dapat lang ulit-ulitin ang kanilang ginagawa para maging mabisa ito.
Isa pa, sasabihin nila na wala namang masama kung gagawin ang pamahiin. Meron ding tinatawag na negative agency bias. Mas madaling maniwala ang mga tao sa isang pamahiin kapag kaugnay ito sa isang masamang epekto. Halimbawa, kapag nagwalis ka sa gabi at sa umaga ay namatay ang iyong alagang pusa, matatandaan mo ito. Ngunit kung walang nangyaring masama, hindi naman natin ito matatandaan. Sa pagdaan ng panahon, maniniwala ka na malas talaga magwalis kapag gabi, kahit na kalimitang wala namang nangyari. Mas natatandaan kasi natin ang mga sakuna kumpara sa biyaya o wala. Ang mga pamahiin ay mga paniniwala na nagtatangka na ipaliwanag ang mga hindi natin naiintindihang pangyayari noong sinaunang panahon. Habang sumusulong ang ating pag-unawa, unti-unti ding naglalaho ang mga pamahiin. Ang mga natitira pa nating pamahiin ay maglalaho ding lahat sa kalaunan. Dahil mamamatay din ang mga natitirang naniniwala dito. O lilikha tayo ng bagong mga pamahiin na pagtatawanan ng mga tao sa darating na panahon.